So, yung mga kalapatids, welcome back sa JZ Backyard. Kung bago ko lang, click mo na yung subscribe button para updated ka sa aking video. So, yun mga kalapatids, na-lockdown na naman mga ibon natin. Yan, suspend tayo ng 30 days dahil sa bird flu. So, ayan mga kalapatids, sa mga warrior natin is mas gusto natin naging suspend yung north race natin dahil sakto yung mga ibon natin na naglulugon. So, may chance pa tayong makahabol sa preparing. So, yung mga iba nating kapwa fancier, medyo nawawalan sila ng gana dahil nasuspend. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa mga kalapatids. Sa mga ibang fancier, malaking tulong ang suspend sa racing natin dahil yung mga young bird nila, ayan, may chance na makahabol. Ng ibon. So tayo yan, malaking tulong sa atin yon yung 30 days na suspend. So yun, mapapalakas pa natin lalo yung mga warrior natin. Ayan, time check tayo, 1:54 PM mga kalapatid. So ayan, nag-force fly tayo. So target natin is 1 hour ulit. So kanina umaga nag 1 hour sila, ngayong mainit isang oras na naman mga kalapatid. So ayan. So, malaking tulong yung 30 days sa atin. So, yung maliliit na pakpak, yung nag-mold tayo, ayan. So, may chance na umaba pa bago mag-start yung karera. So, ayan mga kalapatids, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi naman isang taon na suspend yung races natin. So, 30 days lang. So, malilip na yon. Sana, ayan, pagod na pagod sila mga kalapatids. So, talagang paspasan lang ng training. Huwag susuko mga kalapatids. Huwag nyong i-stack yung mga flyer nyo. Huwag nyo rin bebenta. Nasa sa inyo yan mga kalapatids. Kung gusto nyo talagang manalo, ayan. Gawa kayo ng routine ngayong 30 days. So, ayan. Marami kayong magagawa ngayon sa mga flyer nyo. So, kung na-late ka, may chance ka pang umabol. Ayan. Kung advance ka naman, lalong lalakas yung ibon natin. So, positive vibes lang tayo mga kalapatids. Wag puno ng negative vibes sa katawan. Dapat bigyan din natin ng positive. Ayan. So, ayan. So, lahat tayo gustong manalo. So, lahat puspusan ng training ngayong North Race. Ayan, talagang tayo, puspusan tayo talaga. Oh. Ayan, mga kalapatids. Share ko lang dito sa Pampanga. Ayan, 30 days tayong walang race. Merong club na nagpapa-training pero hindi tayo sumasakay dun eh. Medyo malapit pa. Tignan natin kung mapapalayo nila yung ibon nila, yung training, club training nila. Baka sakali, pag lumayo, pwede tayong magpasampa doon ng ibon. So, yun mga kalapatids. Kung bago ko lang, click mo na yung subscribe button para updated ka sa aking video. So, yun mga kalapatids. Update lang. So, ayun mga kabakyard. Panguhuli tayo ng isda ngayon. So, mga lumaking isda natin, ililipat natin dito sa bagong drum. So, ito, mag-harvest tayo ng mga malalaki. So, manghuhuli tayo. Alright, ang dami mga kabakyard do. Ayan, nilipat natin sila dito. Alright. So, ayan. Mukha silang butete. Huli pa tayo. Mga malalaki. Alright! Mga
butete. Nakaka-enjoy lang tignan mga isda. So, mga kapakyard, ang dami nila. So, ito, mga isda natin. Kasi nanganak na sila eh. So, palakihin natin yung mga bagong generasyon. Makikita tayo na mga malalaki. Ay, may sumamang maliliit. Ayahan natin. Dadami na lang din sila ulit. So ito, tanggalin na natin itong mangga. So, maliliit na ito, tsaka konting malalaki. So ayan na lang natin para dumami ulit mga kapakyard. Silang magparami ulit. Dati maliliit lang ito, ngayon gumaganda na sila. Tapos ito yung mga red flatty. So ito dumami na rin, tsaka lumaki na. Baka kuha pa tayo ulit ng isang drum, lipat natin yung mga malalaki. So yun, ang bilis dumami. Walang padamihin ito eh. Mga danyos. So ayun mga kabakyard, kung may alam ko yung size da, comment down below. Kasi hindi ko alam mga ito. Hilip lang natin.